Bitbit ang pangarap para sa pamilyang pinadapa ng superbagyong Yolanda, nagtungo sa Kuwait si Joanna de Mafelis noong May 2014. Sa pagkupursige, unti-unti niyang napaayos ang kanilang bahay, pero hindi na niya iyon mauuwian. Nito nakaraang linggo, natagpuan ang bangkay ni Joanna sa loob ng freezer sa isang abandonadong apartment. Hindi ko matanggap na ang pangarap ng aking anak na maayos itong bahay. At saka masakit talaga. Hindi ko matanggap-tanggap na ganyan ang nangyari sa aking anak. Ang masamang balita, nalaman ni Nanay Eva mula sa mga taga-OWA na pumunta sa kanila. Ang itsura ng anak ko, payat na daw, at saka maikli yung buhok niya. Minamatrato doon siya ka amo niya yan. Sana maparusahan ko. Iyak ako ng iyak. Oras-oras, ma'am. May 2014 ang pumunta sa Kuwait si Joanna para mangamuhan sa unang pagkakataon. 26 na taong gulang siya noon. Pagtungtong daw sa Kuwait, kada 3 buwan lang kumakausap nila si Joanna. Tinatago raw kasi ng amo ang cellphone nito. September 2016 daw, nang huli nila itong makausap sa telepono. Noong 2016 din siya huling nakita ng kapwa OFW sa Kuwait na namamasukan sa tabing unit ng amo ni Joanna. Halos araw-araw anya kung sakta ng kanyang amo si Joanna. Yung September na yung nagkusap-usap na kami ng kaibigan ko yung sa harap nila, natutulungan na namin siyang patakbuhin. And sabi ko, tulungan kita. Ayaw niya kasi takot siya. Nagpunta sa OWA at Dole Iloilo ang ama at kapatid ni Joanna para asikasuhing maiuwi ang kanyang bangkay. Noon pa raw nila hinahanap si Joanna pero pinagpasapasahan daw ng mga taga-OWA at POEA. Tama talaga yung loob po namin kasi ganyan po yung nangyari kasi hindi naman po kami nagpabaya sa kapatid po namin. Masakit talaga sa amin po yung nangyari. Nakit na salaman namin na gano'n yung nangyari sa kapatid po namin. Based on our records, February 28, 2017, pagpunta ng mga kaanak ni Joanna sa amin. Based on our records, noong January 2017 naman, yun yung time na dumating sila ate sa POEA. Walang nangyari. That's the reason why I called for the investigation of the swell officers and even the labor attaché at that time. Hindi paganap na may autopsy ang labi ni Joanna dahil yelong-yelo pa rin. We will hold Kuwait responsible. If Kuwait fails in this regard, then it will incur international responsibility for an internationally wrongful act. Nasa sinapit ni Joanna at sa iba pang kaso ng pang-aabuso sa mga OFW, hindi nagbabago ang pasya ng ating gobyerno. A total ban on deployment of all overseas Filipino workers to Kuwait pursuant to the directive of the President of the Philippines is hereby enforced. This order takes effect immediately. Apektado ang 5,000 first-time OFW na nakakuha ng Overseas Employment Certificate bago ang kautusan. Nag-change country na lang ako para makaalis talaga kami. Kasi wala naman kami magiging trabaho dito. Mula rito sa Sara Iloilo, ako si Mariz Umali ang inyong saksi.